ang misteryo ng pananampalataya. Pagkakyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagkabalik ay pinanabigan. Kaya bilang pasalamat na iyong aming inialay sa iyo ang buhay at ganap na pag-ahay nito. Kaya bilang pasalamat na iyong aming inialay sa iyo ang buhay at banay na pag-ahay nito. Kung iyan mo ang handog na ito na iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo at namusmos na Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami na may gawin niya ang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan naman niya kaming magamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria. San Jose na kanyang esposo. Ng mga apostol, mga martir, San Martin, kakaisan lahat ng mga banal, na aming nasa ang lagi nag-iusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong dibdib. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan na galakay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Francisco. Benaventura at anang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan, tingin mo ang mga kahilingan ng iyong mga angkan na ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawi, kukumin mo at pag-isayin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panik at suling ng daigdig. Tawaran at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin lumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama tinamasa na iyong kaniligang walang maliw. Sa mga daming masisilayan ang iyong kagandahan, sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinagdaraanan mo ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos na magpapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang tunay nating pakinabangan ang buhay na walang hanggan na matagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Thank you.
siya sa lahat ng masama kaglooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan na ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinanabigan na kilang araw ng pagpapahayo ng tagapagligtas namin si Jesus Christ. Sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga panakasan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, palakay sa iyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu sa ako magkasama ng hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi mo sa inyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang lumuhon ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang atin pong itutungon, Panginoon, dilumin ninyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa kalahasan at krimen, Panginoon, dilumin ninyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan, na kapwa nakikipagtunggali sa galit at buot na kanilang naranasan, tugon po. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ibinagapos ng hangarin maghiganti, tugon. Para sa aming sugat ng lipunan na inililigaw ng ilusyon dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, tugon. Sama-sama natin sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti lahat. Para magkaroon ng panindigang kinalangin at ikaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng tatarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay, ang maaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maiksan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig ng at katarungan humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan ninyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan mo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan ng pagkaroon ng katarungan bilang balagkayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hindi hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan mo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas mo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan mo kami upang walang tigil kami kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Dayon din naman, tulungan ninyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang humimpo ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo kami ang sambay ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calusot.
San Pablo Unang Erbanya, San Martin de Porres, Ama namin, o pagmahal sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari na gawain namin araw-araw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna kayo sa kundali. Una, ay para po sa ating lakbay dasal sa darating na Sabado. So, tayo po'y naanyan na 2:30 ay nasa mga bus na tayo. At 3 o'clock ay aalis na tayo kasi may oras tayo na hinahabol. Sabi mo nga ay umalis na tayo kahit na 3:30. Wala na lang tayo stopover. Padre, hindi pwedeng walang stopover. Sabagat maraming jingle. So, hindi na mapipwedeng pigilin yung pag-jingle. Kaya po, 2:30, ay nasa mga bus na 3 o'clock, ay sisipat na po tayo. Yung 3 o'clock ay oras ang ating pag-alis kasi we're hoping to reach Mutula ng 8 o'clock ng umaga. So, kaya po maaga tayo aalis. At huwag naman kayo mag-alala kasi you could sleep at the bus kasi medyo matagal-tagal din ang konti ang biyahe. And then, ating po kumpisahan ang bayan ay sa darating na March 28, araw po yun ang Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. No? So, habang po ako nagmimisa, magpapakumpisa na po yung mga pare. Kaya po, umatid na kayo ng 7 o'clock. Baka pagkatapos na rin ng misa, ay baka upos na rin. Kaya huwag yun ang hintayin na pumunta rito na tapos na ang misa. So 7 o'clock in the evening ay magsisimula na po yung pagpapakumpisa habang ako ay nagmimisa. And then mamaya po, right after the mass, bibihis na po ako yung ating po Lenten recollection na nais namin bigyan pansin ay parokya, the Paris. Kasi ito ngayon ang taon ng parokya. So muli po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ama naming mapagpala, nilingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyin mo ang iyong kanang kamay, ang iyong sampainan mong makasapit sa iyong inilaang buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Naglay ang pag-ibig ni Kristo na namatay sa krus. Salamat sa Diyos.